Oh, ito na yung mga maliliit na ano, bisiro natin. Good morning. What's up mga tropa and welcome back to Entom's World Channel. Ako po pala si Harness Bentipo and dito tayo ulit sa province para bisitahin or ipakita yung mga updates dito sa ating farm. So, let's go! So guys, matagal nga pala tayong hindi nakapag-vlog dahil syempre busy tayo sa work and may mga iba pang pinagkakabalahan. So, dito sa ating farm maraming nadagdag ulit sa ating mga alaga kasi nga last time 'di ba nanganak yung ating mga alagang kambing tapos yung ating mga bibi ay naparami na rin ni Erpat and marami na rin tayong mga manok diyan sa ating kulungan. So mga tropa, ito yung update sa ating taniman. Bali last day nag-harvest tayo ng ipir ulit kasi nga medyo matataas na sila. So ayun yung na-harvest natin last time. Tingnan niyo naman, napakabilis tumaas. Mahigit isang buwan lang yung edad niyan. So dito naman, hindi pa natin na-harvest din yun, no? Kasi pag may mga buyer, dyan tayo nanguha sa mga cuttings, yung mga pambenta, dito natin yan kinukuha. Ayan, ganyan siya kataas, oh. Plus guys, dito pala sa part na to, ito yung tinanim natin last time na mulato grass. Tignan nyo naman, oh, napakataas. So ang height niya is nasa bandang dibdib ko na. So, ganyan pala siya kataas pag yung naarawan talaga. And ito pa yung iba, oh. Medyo nahuli nga lang bandang gitna. Tapos dito sa may kaliwa, ayan yung hinarvest din natin kahapon. Nagtry tayong manguha para dumami ulit siya. Ayan, oh. Kakaharvest lang natin. May mga tumutubo na, oh. Ayan. Ayan, ito pa, oh. So mabilis lang din ang regrowth nitong mulato grass. Tingnan nyo naman, oh. Kakaharvest lang natin, may mga tumutubo ng bagong shoots. Ayan. Tapos dito sa kataas and yung ating mga pakchong, ayan, oh. Pwede na naman nating i-harvest. So mamaya magpapakain tayo ng kambing, dito tayo kukuha. Tapos yung purple napier natin, ayan, yung mga nakats natin kahapon. And guys, yung ating mga itinanim na sitaria grass, andito sila, oh. Yun nga lang kasi hindi natin nalinisang mabuti ito last time. So naunahan ng mga ligaw na damo. Pero okay lang yan kasi buhay naman sila, oh. Nagkaroon na ng mga ano yan, mga ugat. Ayan, ayan. Yung mga roots nyan nagkalat na rin. Tapos dito naman sa part na to, dito yung ating mumbasa grass. So nagharvest tayo kahapon din. At makikita ninyo, oh, wala siyang masyadong stocks, hindi gaya ng napier grass. Pero once na maparami natin to, magta-try tayong maglipat dun sa ibang area para maparami natin. So puro napier na rin kasing tanim natin dito, eh. Kagaya niyan, oh. Puro napier. So dito napier pa din. Napakalaking tulong pag yung nasa-short tayo sa ipapakain natin sa mga alaga nating kambing. So tignan nyo mga pinag-harvest, ano, dami. Na yan. Yung iba nga nag itumbahan, no? Hindi na natin harvest. So pag may mga bulit tayong okasyon, mag-harvest tayo dito para mas maganda yung tubo niyo ulit. Last guys, may napansin pala tayo, lahat ng tinaniman natin ng napier, marami ng sumasabay na centrosema. Ito yung mga vines na gustong gusto ng mga kambing. So tawag daw dito yung centrosema. Nahawig siya sa tawag dito blue turnip na tanim. So ito may bulaklak din to, yun nga lang, hindi ako sure, ha? Pero yun lang din ang sabi nila sa akin, ito centrosema daw tawag. Ito siya, oh. Siguro mapabili din siya ng legumes kasi pag pinapakain natin ng napier yung ating mga alagang kambing, hindi na natin tinatanggal yung stalks dahil doon nakakapit yung centrosema na gustong gusto ng ating mga alagang kambing. So dito matataas pa yung mga pakchong pala, oh. Ayan, ang tataso. Medyo masukal lang. Tsaka nakakatakot kasi baka may ahas dito. Kaya hindi tayo naglalagay dito sa area na to. Ito rin naman sa likod ng bahay. Andito yung mga tanim.
Ayan, may mga nyog, merong palay, tapos doon sa bandang dulo yung ating sampalok, tapos yung fish pond doon sa dulo. So, yan lang mga tanim dito. Crop rotation, minsan may mais, minsan merong ganung palay. So, sagana ngayon sa pagkain sa mga alaga natin dahil nga tag-ulan, maganda yung tubo ng mga damo. So guys, dito naman tayo sa kabilang part, yung ating mga Madre de Agua. And ayan, magaganda yung tubo nila ngayon dahil tag-ulan. Ayan ang ating mga Madre de Agua. Tingnan nyo naman yung kanilang mga dahon. Napaka-berde kasi nga tag-ulan. So hintayin pa nating medyo lumago siya para marami tayong makuhang planting materials. So yung mga stocks kasi ito, medyo malambot pa. Hindi pa siya pwedeng gawing planting material. Tignan nyo, oh, lambot pa siya. Kailangan mga ganito yung size. Ito kasi pag dito naman ginawa natin, mawawalan tayo ng maraming cutting. So much better na patigasin muna natin yung mismong stem nya, para pag nag-transplant tayo, talagang sure na tutubo. Sa bagay guys, hindi naman ganun kasailan pag nag tanim kayo ng ganito ng Madre de Agua, kasi nga napakabilis niyang patubuin. Basta nadidiligan nyo lang everyday, mabilis siyang patubuin. Ang gustong-gusto lang din ng Madre de Agua, yung naaarawan talaga siya. Kasi dito medyo shaded area to. So, hindi siya mabilis tumaas. Sa ibang farm, talagang napaka-productive nung ganito nila dahil naaarawan nga. Hanggang dito may centrosema. Nagkalat to ngayon. Meron din tayo sa kaliwa, yung ating mga mulberries. Matataas na itong Himalaya, no? Kailangan na itong maputulan, kasi nga mas maganda pag yung mag-spread yung pinaka sanga ng ating mga mulberries. So dito rin guys, yung ating sitaria area, ayan, no? Naunahan na naman ng ibang damo, pero yung banda ron buhay pa. So dito, ayan, may mga damo, mayroong mga balang, tawag sa amin ito, yung ampalayang ligaw. Tapos ito, yung ating mumbasa din, nag-harvest tayo kahapon. Napakataas na nito guys, kahapon. Kaya tayo nag-harvest dahil nga para mas dumami yung ating magiging planting materials niyan. Napakabilis niya lang ding patubuin. So pag naparami natin ito, magtatanim pa tayo malapit doon sa fish pond, kasi nakakatulong din ito para hindi magka-landslide or mag-erode yung tabi ng o yung tambak doon sa fish pond. So yung fish pond kasi namin doon, medyo kinakain na ng tubig yung lupa kapag tag-ulan, umaagos siya. So lumalawak yung pinaka daluy ng tubig. So magta-try tayo magtanim niyan ng ganito doon. Lalo marami namang source ng patubig doon, kaya hindi tayo mahirapan. Kita ko rin tong wala to natin dito. Nag-harvest kasi ako kahapon. Hindi ba dati napakakunti lang ito? Ngayon, tignan nyo, may mga runners na siya. Nakapunta na rito, tumubo na rin. Tapos papunta na rin dito. Mas gusto natin yan kasi marami tayong mapagkukuhanan na yan ng ating ipapakain sa mga alaga natin. Pwede rin to sa mga bibi. So i-chop nyo lang ng maliliit. Tapos ihalo nyo sa kanilang feeds. So, tignan nyo naman, oh. Ang lambot din ng dahon niya, hindi siya magaspang. Mas magaspang ng konti yung napier. Oh, lambot. Gusto rin ng mga alaga natin to eh. Tayo dito sa gilid ng bahay. So ito may ano si paring Kuya Balds. Bago siyang bulog dito. F-series ng bower. Ayan oh. Pampalahe niya. Ang iba. Dito sa gilid ng bahay, dito nakapastol yung ating inahin. Puntahan natin. Tingnan niyo yung blue ternate guys, oh, natanim dito sa gilid ng bahay. Ang gandang tignan. Oh. Ayan. Pinagpupugaran na rin ng ibon. So inaayan lang natin yung mga ibon dyan para dyan sila magparami. Next time maglalagay tayo ng kainan nila dyan sa gilid. Diba? Oh, ito na yung ating triplets. Oh, triplets.
Yan na, mga F1 na Anglo-Nubian. Oh, gaganda oh. Ito, kailangan na rin nating purgahin para gumanda. Oh, ayan sila oh. Lawak nitong pastulan nila. Yung ibang kambing nandun pa sa kabilang pastulan. Oh, ganda oh. So guys, ito na yung update din sa mga bibe. Ayan. 3 weeks old. Ayan, 3 weeks old daw itong mga to. Ayan sila. 2, 4, 6, 8, 10. 10 sila. Tapos meron pa yung nahuling batch nandito sa kabilang kulungan. Ayan. O. Tapos yung mga bantam natin. Ayan sila. Nakawala na lang. Hindi na sila nakaulong. Ayan pa iba. O, ganda rin, no? Ganda. Lalo yun o si orange, lemon. Dito yung iba, yung mga bibing bagong isa. Ito mga white colors tong mga to. White line. Tapos dito yung dalawang kulay, black and white. Yung piraso tong mga to pa. Ito yung pagkaroon. Oh, ito 7 pieces, tapos ito 8. Ayan o. Bilis lang paramihin ng Muscovy ducks. So, ganda nila oh. So ito, after ilang weeks, pwede na rin silang ihalo dun sa may mga bibi dun sa labas. Kasi pag maganitong edad, delikado pa sa mga predator. Andyan yung pusa, tsaka yung mga aso. So yun ang iniiwasan natin. Ganda oh. Dito naman tayo sa kulungan ng breeders. Ayan yung mga barako. Ayan sila. Tapos andun yung liguan nila. Simpleng palangga na lang. Tapos may nagpipisa pa daw dito, sabi ni Airpot eh. Tapos ito na yung unang batch na papisa. Ayan, lalaki na rin nila oh. Oh, ang ganda. Oh, ay, may liguan sila dun sa dulo. Ito binubuli siguro na nila. Yung isa na yun, binubuli nila kaya ganyan itsura. Ang ganda oh. Hello. Lalaki. Tsaka itong mga tao guys, hindi sila maselan. Lagyan nyo ng dahon ng Madre de Agua dyan, uubusin nila. Ito kasing nasa kabila, hindi pa ganun kasanay kumain dati. So ito si Nanay Nerpat. Ang ganda oh, lalaki. Pag naparami na ito, pwedeng mag-extend ng kulungan dun sa bandang likuran para maayos. Tapos ang gustong-gusto ng mga Muscovy, yung naliligo talaga sila. Mas mabilis na paramihin. Lalo ay napapanood natin sa ibang vlogs, ganun, sa fish pond sila nagbe-breed. Tapos doon na rin sila nagme-mate, kaya napakadami ng mga Muscovy nila. And guys, masarap din ang karne nito compare sa ibang mga karne. Sobrang lasa, malasa talaga. Guys, dito tayo sa kulungan ng kambing, so wala pa yung ibang mga alaga natin. Tingnan nyo si Ilong oh, sinira nila yung kulungan nila. Pair na lang natin. Ang laki ni pulugan, oh. Yung mga porcel natin, mamaya papakita natin kasi andun pa sa pastulan. So, para makita nyo rin kung may makursunadan kayo, mga bulog lang yung re-release natin. Merong dapol, merong pula, meron din yung brown na may batik. So, dito nagmano, batik, batik, batik. Ito si Mikmik. What's up guys, good morning. So kahapon nga, di na natin na-videoan yung ating mga malagang kambing kasi biglang umulan. So ngayon papakita natin yung update sa ating mga alaga. So ito meron tayong gatas dito para doon sa mga bisiro. Kasi nga tatlo sila, hindi masyadong masusupplyan nung nanay yung mga anak niya. Good morning. Ang mga manok natin sa lubong sila. Oh, ito na yung mga maliliit na ano, bisiro natin. Good morning. Ayan. Bibigyan sila ng gatas. Ayan. Oh. Relax mo ede. Ayan na sila. Tatlo yung kono dito. Ano nagawin?
Ito yung pinakamalaki si bulog. Bibigyan natin siya ng gatas. Uy, ito. Eh? Marunong ba siya? Kailangan natin hati kayo, oh. Oo. Dati ayaw sumusunod yan. Ngayon, ganun na. Ay, gagaw, ha? Ito, bulog. Isang doling. Tapos yung buckling yun. So, pinakamalaki yung black. Yan, check natin tong kulungan. Kakagising lang din kasi natin. Kaya medyo makalat pa. So, ito yung mga pinagkainan ng ating mga malalahing kambing. Ayun sila tinga, oh. Busog na busog yan kagabi. And guys, ito na nga yung ating mga iba pang alagang kambing. Masarap pa yung tulog ng iso. Kailangan din natin silang purgain. Tingnan yung katawan ni Tamtam na Japayat. So, nasanay na rin pala siya sa pastulan. Tapos, saan ba yung available natin? Ito, may mga for sale tayong bulugan. Ayan yung dappled na bulog. So, maganda yon. Tapos yung, saan pa ba isa yung pula? Taga yun. Yung pulang yon, for sale yon. Magaganda yung mga yan. Tapos, ayun na si Japoy. Yung may spot na ipinanganak last time. Maganda rin yung kulay niya. So, papasok tayo dito sa kulungan nila. Papakita natin yung update sa ating mga kambing. Ayan. For sale ito, guys. Ito yung dappled na anak ni Tenga. F1 Anglo Nubian. Ayan, oh. Ganda ng kulay. Uy, tayo ka. Ayan. So, for sale yan. Yung pa yung pula. Tapos yun, for sale din yun. Yung maliit na yun. Mas mura ng konti. Compare dito. Ayun, malalaki yan, no? Tamtam, oh. Oh. Siya na yung nag-stud dito sa iba rito. Ito, hindi niya naman kapatid doon iba rito, eh. So, yun, oh, yung update sa ating mga alaga kambing. And ayan, tignan nyo naman yung mga tanim. Basa yung mga dahon niya. So malakas ang ulan dito kagabi. Tapos dito sa side, naglagay tayo ng mulberry. Ayan, mga tanim natin ngayon. And may mga iba pa tayong punla. So kailangan maparami rin natin yung ating mga tanim. So yun yung update sa mga alaga natin. And maya maya, bili tayo ng gulay dun sa kapitbahay natin. Guys, tignan nyo yung weather natin ngayon. Ang ganda, oh. Napakasariwa ng hangin. Inhale, exhale. Pero parang uulan pa mamaya, oh. Mas madilim ngayon compare kahapon. May mga sitaw dito sa tabi namin. Tapos yung palay sa likod, ayun na, tumutubo na. Matataas na sila. Mga napier natin, marami rami pa yan.